Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat ulit sa Panginoon sapagkat muli po tayong nagkasama-sama sa gabing ito para purihin ang Panginoon, pasalamatan siya sa kanyang mga blessings na walang sawang pinagkakaloob sa atin at pag-aralan ng kanyang salita at idulog sa kanyang lahat ng atin pong mga kabigatan. Nawa ang bawat isa sa oras na ito ay nasa maayos na kalagayan at malusog ang pangangatawan. Patuloy po tayong nawa na nag-iingat, no? At sinusunod po natin ang mga health protocols para hindi po tayo mahawahan ng COVID at saka ng variants nito. Patuloy po tayo magpanalanginan sa isa't isa para patuloy na ang protection ng Panginoon ay maranasan po natin. So sa atin pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ito po ay isa sa pinakamaikli na talata sa buong Bible. Pero bagamat ito po ay maikli, ito po ay napakayaman, napakalalim at napakahalaga po ng itinuturo ng talatang ito. Lalo tigit sa atin na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kaya pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Pray without ceasing. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa oras na ito na inyong ibinigay sa amin para buksan ang inyong salita at ito ay aming pag-aralan. Tulungan mo kami na makita at maisagawa ang mga katotohanan na nakapaloob dito. Tulungan mo inyong lingkod na may bahagi niya ito ng maayos, ng maliwanag at may kapangyarihan. Samahan mo na po kami, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang pastor na nagtanong, ano daw ang difference ng fire extinguisher at ng cellphone? Ano daw kaibahan ito? Sa inyo pong palagay, ano nga ba ang kaibahan ng fire extinguisher at saka ng cellphone? Ang fire extinguisher daw ay tuwing kailan mo nga lang ba ginagamit? Diba tuwing may sunog? Diba? Tuwing may emergency? Ang ibig sabihin, hindi ito parati mong ginagawa. Ang ibig sabihin, hindi mo parati itong ginagamit. Ano po? Samantalang ang cellphone, ito po ay madalas nating ginagamit. Hindi lamang araw-araw, no? Hindi lamang oras-oras, kundi marahil, no, mag-a-agree kayo sa akin, no, lahat tayo ay minuminuto, tinitingnan natin ang ating cellphone, tinitingnan natin kung may bagong mensahe, no, tinitingnan natin kung may bagong features, no, po, lagi natin chine-check, no, ano ba ang bagong information na nakalagay dito. Nakakalungkot mga kapatid na marami sa atin, mga mananampalataya, mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo, na itinuturing ang pananalangin na para bang fire extinguisher. Tuwing may emergency lang. Tuwing panahon na parang hindi mo na kaya na lutasin ang isang problema, parang hindi mo na maipaliwanag ang isang bagay, no? Doon ka lang tatawag sa Panginoon. Gaya nga ng sabi nung iba, tuwing may kailangan lang, saka nagpaparamdam. Tuwing kailangan lang, may kailangan lang, saka mangungumusta. Di ba? Marami sa atin ang ganon. Samantalang ang cellphone, no? Yan, maya't maya, no? Chine-check mo. No? Parang hindi ka pwedeng mabuhay kung walang cellphone, no? Parang hindi kumpleto ang araw mo pagka hindi ka nakapag-check ng cellphone or sa cellphone. Sana ganun din po ang treatment natin sa prayer. Hindi kumpleto ang araw natin pagka hindi tayo nakapanalangin. At mga kapatid, ngayong gabi, yan po ang gustong ituro ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers, no? That they really need to pray always. Okay? At ako'y naniniwala sa gabing ito, ito rin po ang gustong ituro ni Apostol Pablo sa atin. Gusto niyang matutunan natin ito, no? Ito po ang pamagat ng ating mensahe ngayong gabi. Keep on praying. Keep on
praying. Dapat po lagi tayong manalangin. Ito pong 1 Thessalonians chapter 5, kung babasahin niyo po ang buong chapter, ay tinatalakay po dito ni Apostol Pablo ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo na dapat maging aware ang lahat ng mga mananampalataya. Okay? Lalo na sa mga signs ng kanyang muling pagbabalik. At habang hindi pa ito nangyayari, habang hinihintay nila ang muling pagbabalik ng Panginoon, meron siyang ilang mga utos na dapat nilang gawin, no, para maging maayos ang kanilang pamumuhay sa kanilang pag-iintay sa Panginoong Hesukristo. At naniniwala ako na ito ay para din sa atin habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. At ang isa sa utos niya ay manalangin ka parati, no? O lagi kang manalangin, no? You pray without ceasing. Ano ba ibig sabihin nun? Pray without ceasing. Manalangin ka ng walang patid o walang tigil. Ibig sabihin ba nito ay hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mag-aaral, hindi ka na makikipag-usap kahit kanino, 24/7, andun ka lang sa kwarto mo, nananalangin. Yun ba ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang po nito, mga kapatid, ay maging regular sa buhay mo, maging part ng buhay mo, ang pananalangin. At you can pray kahit hindi ka nakaluhod o nakapikit ang mata or malakas ang boses. You can pray in your mind, no? Kumbaga, ang point dito ni Apostol Pablo ay dapat laging ang iyong isip, no? Or sa bawat sitwasyon, dapat you're always ready to pray. Okay? To ask the Lord for help. So, ito po ang ibig sabihin nito. At kung titingnan natin na po itong pray without ceasing or keep on praying, po ay maraming implications ito. Maraming kahulugan ito o maraming ibig sabihin. Pero ngayong gabi, mga kapatid, gusto ko lamang tingnan natin yung tatlo. No? Tatlo na implications or ibig sabihin po ng pray without ceasing or keep on praying. Ang una po na ibig sabihin ito, no? Kaya tayo inuutusan ni Apostol Pablo na manalangin lagi, no? Ay una, because we have an unlimited access. Unlimited access. Okay, tinignan ko po sa Tagalog kung anong ibig sabihin nito. Walang katapusan na karapatan sa pagpasok. Ano? So parang ganun ang ano, ganun ang Tagalog nito. Pero parang ano ito eh, katulad na experience natin ngayon, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa province o lalo tigit sa mga taga Mindoro, no? I hope na maging maluwag pa rin pero baka maghigpit ulit dahil sa pagdami ng cases, no, ng COVID. Pero yun nga, kung ikaw ay meron kang kumbaga passes na nakalagay doon ay unlimited access or unlimited entry. Pag ipakita mo lang yon, pwede kang maglabas-pasok doon sa lugar na yon. Di po ba? So, parang ganun ang ibig sabihin nito. Manalangin ka parate sapagkat meron kang unlimited access sa langit. At isa rin po siguro na pwede nating maihantulad dito ay yung unlicol na tinatawag. Di po ba? Pagka ikaw ay nagpasok ng ganitong amount sa iyong cellphone, no, nag-register ka, may tinatawag silang unlimited call sa kahit anong network. Pero ang kaibahan nitong unlicol na to at saka unli access na to dito sa mundong ito, kahit na ang tinatawag nilang unli ay may limit pa rin. Di po ba? Kumbaga ay may time na kailangang makat yun, may expiration, no? Kaya kailangan mag a-apply ka ulit, magre-register ka ulit. Diba? At pag haba ng duration ng iyong yung kinukuha mong unlimited calls or entry, pagmahal ng presyo. So, ang hirap din, diba? Pero mga kapatid, itong itinuturo ni Apostol Pablo nung sinabi niya na keep on praying because we have unlimited access. Isa lang
no, kuhanan lang nitong access na to at magkakaroon na tayo ng unlimited na entry, no, sa langit. At kanino natin makukuha yun? Yun ay walang iba kundi sa Panginoong Heso Kristo. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 18. Ephesians 2:18. Sabi dito, "For through him we both have access to the Father by one Spirit." So makita natin ito, mga kapatid, ano? Dahil sa Panginoong Heso Kristo, sa Panginoong Heso Kristo, yung through him diyan, yung him ang Panginoong Heso Kristo diyan. Ayan, no? And because of him, meron tayong access sa Ama. Paano nangyari 'yun? No? So ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 19. Hebrews 10:19. Sabi dito, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus." Okay? So, sinasabi ng talatang ito na dahil sa dugo na dumaloy ng Panginoong Heso Kristo nung ipinako siya sa krus, nagkaroon po tayo ng access. Na po, nagkaroon tayo ng kalayaan, no, na lumapit sa most holy place or sa holy of holies. Kung inyo pong maalala, nung nakapako ang Panginoon sa krus, nung sinabi niya na it is finished at siya nalugutan ng hininga, sa Matthew chapter 27, ang sinabi doon ay nahati yung kurtina ng templo, no? Yung kurtina na nag-divide sa Holy of Holies at saka sa Holy Place. Na doon sa Holy of Holies, hindi pwedeng pumasok doon kung sino-sino lang. No, ang pwede lang pumasok doon sa Holy of Holies ay yung high priest, no? At kailangan yung high priest na yon ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan, no? Sapagkat pagka pumasok doon yung high priest at may karumihan sa kanyang buhay, automatic patay agad siya, no? Kasapagkat ang Holy of Holies, yun ang presensya. Nagre-represent noon ng presensya ng Panginoon. Nung yun ay nahati, no? Nung sinabi ng Panginoon na it is finished, ang ibig sabihin, no? Dahil sa Panginoong Heso Kristo, no, tayo ay makakapasok na directly sa Diyos Ama. No, makakatawag na tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoong Heso Kristo, no, sabi niya sa John 14:6, no, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." So, sa Panginoon Jesus ka lang pwedeng dumaan. Kung hindi ka dadaan sa Panginoong Heso Kristo, hindi ka makakarating sa Diyos Ama. Hindi ka makakarating sa langit. Bakit sa Panginoong Heso Kristo lang? Sapagkat siya lang ang namatay dun sa krus. Siya lang ang nagligtas sa iyo at sa akin. No? Na kung tayo sasampalataya sa Panginoong Heso Kristo, no? Dahil ang Panginoon ay nasa atin, no? We will have an unlimited access doon po sa langit, sa Diyos Ama. Kaya napakagandang ano po nito, no? Pagpapala sa bawat isa sa atin. At ito pong unlimited access na ito ay libre, no? Tanggapin mo lang si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, no? At siya ay papasok sa iyong buhay, no? Aayusin niya ang buhay natin at 'yun ang kanyang pangako, no? Kahit anong hingin mo sa Ama in my name, no? In Jesus name, no? Ay ipagkakaloob ng Ama sa atin because of the Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, encouragement sa bawat isa atin na laging manalangin sapagkat walang busy signal pagka tayo ay tumawag sa Panginoon. Laging meron tayong access. Lagi tayong pagbubuksan. Lagi tayong pakikinggan at lagi tayong sasagutin sa atin pong mga panalangin. So, yun po ang una na ibig sabihin ng pray without ceasing. No, we have an unlimited access. Pangalawa na makikita po natin ay we have an unbounded areas. No? Unbounded areas. Ang ibig sabihin, walang harang, no, kahit saan. Anong ibig sabihin ito? Okay? Ang ibig sabihin, tayo po ay pwedeng manalangin sa Panginoon. Pwedeng tumawag sa Panginoon kahit nasaan po tayo. Again, balik tayo sa cellphone. May mga places lang na may signal, di ba?
kahit na ikaw yung naka-unli, pagka walang signal, wala rin kwenta. Di ba? At yun nga, may mga places na walang signal. Talagang kailangan hanapin mo na. No? May napuntahan akong lugar sa Palawan noon. No? At sa aking pagbabiyahe, nakita ko sa isang puno, ang daming tao. As in, siguro mga 50 people ang nakakumpul doon sa punong yun at nagte-text lahat. Yung iba, nakataas pa ang kamay, tinataas pa nila yung kanilang cellphone. Then, tinanong ko yung kasama ko, bakit naandun sila? Yun pala, doon lang may signal, doon sa lugar na yun. Kaya, doon sila, lahat nagpuntahan. No? Doon lang may access, no, sa internet or sa telepono. Okay? Mga kapatid, ngayong gabi, nung sinabi ni Apostol Pablo, nung iniutos niya sa Thessalonian believers at iniutos niya rin sa atin, to keep on praying, no? To pray without ceasing, to continually pray, ang ibig sabihin nun, no? We have an unbounded areas. Ibig sabihin, kahit saan ka manalangin, meron kang access, meron kang signal, no? Makakaabot sa langit yung iyong sasabihin, no? Merong o makakaabot sa langit yung iyong panalangin. Papakinggan ng Panginoon yan at sasagutin. No? Ang sabi nga ni Haring David sa Psalm 139 verse 8. Psalm 139 verse 8 hanggang 10. Ang sabi dito, if I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. So, ang sabi ni Haring David, kahit saan ako pumunta, sa taas, kataas-taasan, sa kailaliman, sa kalayuan, naandun ka. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, pwede mong kausapin ang Panginoon kahit nasaan ka, sapagat ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. In fact, ang sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 20, I am with you always until the end of the age. So ang ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon kahit saan tayo magpunta. So ang ibig din sabihin nun, we can talk to God, we can pray to Him anytime and anywhere. Everywhere. Okay? In our lives. So napakagandang paalala po nito sa atin. Talagang wala na tayong maidahilan na hindi po tayo mananalangin. Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa atin, kasama niya tayo, no? Siya ay nasa lahat ng dako. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, muli ang encouragement sa atin, let us keep on praying. No? So yun po ang pangalawa na makikita natin na ibig sabihin ng pray without ceasing or keep on praying. So, ang una, we have an unlimited access. Second, we have an unbounded areas. And then, ang pangatlo, we should have an unwavering attitude. No? We should have an unwavering attitude. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, sabi niya, you keep on praying. No? Huwag kayong tumigil. Huwag kayong magduda. No? No? Don't quit. Magtuloy-tuloy lang kayo kahit maraming mga pagsubok, kahit na parang antagal dumating ng sagot do sa iyong mga prayers, keep on praying, no? Don't stop. No? Yun po ang ibig sabihin niya nung sinabi niya keep on, no? Nung sinabi niya pray without ceasing, no? Huwag kayong ma-discourage. At para mangyari 'yun, kailangan disiplinahin natin ang ating mga sarili. Sabi ng isang pastor, you need to make time to pray, no? Kahit na napaka-busy mo, no, sa buong araw na ito, that's the time na kailangan mong manalangin, no? Ang sabi nga ni Martin Luther, one time siya ay tinanong, no? Sabi dito, Martin Luther, when once asked what his plans for the following day were, answered, work, work, from early until late. In fact, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. So makita natin dito, mga kapatid, na kahit itong si Martin Luther, no, siya ang
father of Protestantism, no? Talagang nag-iba yung kanyang paniniwala, no? Tumama yung kanyang paniniwala sa kaligtasan, no? Na the just shall live by faith. So talagang siyang nanguna, no? Na ituro ito sa maraming mga tao, nag-translate siya ng maraming Bible. So napaka-busy ng taong ito. Pero ang sabi niya, pagdami na kanyang trabaho, dapat paghaba din ng kanyang pananalangin. Diba? Sapagkat sa pamagitan lang ng pananalangin, tayo ay nabibigyan ng Panginoon ng karunungan, no, ng kalakasan para matapos natin yung ating mga gagawin ng maayos, no, at matagumpay. So ngayong gabi, mga kapatid, no po, kailangan po nating disiplinahin ang ating mga sarili. We need to make time, no, sapagkat kung iintayin natin matapos lahat ng ating mga activities, saka tayo magpe-pray, ay gagawa at gagawa ang diablo ng paraan para hindi tayo makapag-pray. Bibigyan na tayo ng napakaraming distractions, no? Sabi pa nga ng isang pastor, yung isang desisyon daw ng isang tao, ang desisyon daw ng isang tao o kanyang commitment na ginawa na hindi niya pinag-pray, ay pinagtatawanan lang ng Diablo. Bakit? Sapagkat sigurado na yung desisyon, yung pasya, at yung commitment na hindi ipinag-pray, sigurado hindi yun matutupad. Mabibigo yun, no? Kaya hindi kinakabahan daw ang Diablo doon. Pero, sa bawat desisyon, sa bawat commitment na gagawin natin, at ito ay ating pinanalangin ng husto, no? Doon siya kinakabahan, doon siya nayayanig. Sapagkat alam niya na dahil sa kalakasan at karunungan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Kaya kailangan po natin ng disiplina, no? Huwag po tayong mag-give up sa pananalangin. At ito po ang encouragement din ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol. Sabi dito sa Luke chapter 18 verse 1, "Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up." Okay? So, kahit ang Panginoong Hesukristo, at kung titingnan din natin ang buhay ng Panginoon, lagi siyang nananalangin, no? Bago magsimula ang araw niya, nananalangin na siya. Bago matapos ang araw niya, siya ay nananalangin na. So, ang Panginoon ang halimbawa nitong pray without ceasing, no? Kahit na gaano siya kabisi, no, kahit na gaano karaming tao ang kanyang kakaharapin that day, no, ay kailangan niya munang makausap ang pinaka-importanting person sa buhay niya. Nawa, mga kapatid, ganun din po ang gawin natin, ano. Magkaroon po tayo ng unwavering attitude pagdating po sa pananalangin. Na bago na tayo humarap sa mundo, bago tayo humarap sa kung sino, no, o kani-kanino, harapin natin muna ang Panginoon. Humingi tayo ng karunungan at kalakasan sa Kanya. Sapagkat tunay po na marami po tayo ma-accomplish, no? Maging maayos yung ating gagawin, no? Kung meron tayong karunungan at lakas na buhat sa Panginoon. At ang sabi pa sa Romans chapter 12 verse 12, Romans 12:12, sabi pa ni Apostol Pablo, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Okay? Magtapat, no? Magtiyaga tayo sa pananalangin. And then sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesians 6:18, ang sabi dito, "And pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints." Always keep on praying for all the saints. So, lagi po tayong manalangin, no? So, mga kapatid, meron ngang isang article pa ako nabasa. Ang sabi dito, "Great people in the Bible did not become great because of their abilities, because of their talents, because of their intelligence, no? They become great, or they became great when they constantly communicate with God." No? So ngayong gabi, mga kapatid, if you want to experience God's miracle,
if we want to experience real greatness, we need to keep on praying. No? Kung gusto natin makita ng mga kamangha-manghang bagay, kung gusto natin magkaroon ng lakas na talagang isusustain tayo sa lahat ng mga pagsubok na ating hinaharap at kakaharapin pa. Kung gusto natin magkaroon ng karunungan, no? Hindi tayo ma-confuse, no? Kailangan nating tumawag sa source of wisdom at sa source of strength, no? Hindi paminsan-minsan kundi parati natin po itong gawin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang encouragement sa bawat isa. Lagi po tayong manalangin. Napakahalaga po nito sa buhay natin, no? Nawa maging encouragement sa atin ang tatlong ibig sabihin ng pray without ceasing, no? Sana po tandaan natin, no, that we have an unlimited access. We have an unbounded areas. So we should have an unwavering attitude when it comes to prayer. Ano po? So simula ngayong gabi, mga kapatid, no, let's make time. Let's discipline ourselves. Let us not give up. No, let us always pray. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin ngayong gabi. Madalas na naming napapag-aralan ito. Ito ay memorize na namin, Panginoon. Pero salamat sa panibagong katotohanan na nakita namin. Tulungan mo kami na laging manalangin. Nawa ang tatlong kahulugan ng pray without ceasing na nakita namin ngayong gabi ay mag-motivate sa amin na laging tumawag, Panginoon, sa inyo. Sapagkat ito ang magsisilbing karunungan o pagkukunan ng karunungan at lakas namin sa bawat araw na aming activity. Kaya, Panginoon, salamat po sa inyong tinuro sa amin. Patuloy mo kaming ingatan, protektahan, at bigyan ng kalakasan. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.